dito yung mga mata. Nurse, curtains please. Konti tiis lang. Bakit? Wala. Nakala ko yung alis ko. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi. Ang gusto ko lang ngayon, nasa tabi ko ikaw. Cardin, ano tingin mo sa mga mata ko? Maganda. Napakaganda mga mata. Siya nga? Salamat at napansin mo rin maganda ang mga mata ko. Hawa ka na. Hindi nga hiro, Cardin. Ano nga bang diferensya ng mga mata ko? Wala. Huwag mo intindihin yan. Yan eh, bunga naman ng labis na pagpapaganda. Katulad ng ginagawa mo yan. Masamaya sa mata. Halong mo limang patak ito sa 20 cc na ako mo rin. Tandaan mo limang patak lang. Huwag lalabit na. Eh kung lumabit sa lima, ano mangyayari? Subukin mo kaya ng mata mo. Puro biro ka. Ano nga ba mangyayari? Mabubunan ko? Aba oo. Kaya ingatan mo paggamit niya. Kailan ako mabutan niya? Kung sasabi ko liyang mata mo? Pero sa palagay ko eh, magaling na magaling ka. At hindi ka na kinakailangan magbalik pa. Maling-maling ka. Natitiyak kong uulit ang sakit kong ito sa mata. Kaya siguradong babalik ako. Ah, siya nga pala. Hihintay kita mamaya sa Manhattan, ha? Bahala. Atang kita. Sa'yo na ako. Kailangan naman dito eh, pahinga. Hindi lang kaya uulit ito, Doktor? Hindi na. Huwag lang kayo masyadong magbabasa ng matagal. O hindi kayo mananahe. Sapagkat, hindi mapangapago na ang mga mata. Kaya masasunod ko. Lars? Open the blinds. Open ang laki ng pwede dito pagkawin mo. Doktor, wala na ko ba akong ilalagay ng ibang gamot dito? Ah, wala na. Nang, ako na ko niyan.
Dito ka. Ha? Dito. Doktor! Magandang umaga po, doktor. Parang hindi magandang umaga, aling tinang eh. Bakit to? Ito, kung kailan ako bihis na bihis at nagmamadali doon pa, naisip ako mo itong gawin ito eh. O, iwanan na ninyo yan, baka marurumihan kayo. Kayang-kaya ng manipulat yan. Parang ako manito? Ano pa, inaantay mo ko na? Ako po. Ako na po yan, doktor. Kayang-kaya ko po eh. Ayan lang ang bahay namin, doktor eh. Ah, yan ba? Maganda. Ayan na kayo, sumama muna kayo sa akin at makapagkahi na kayo. Habang ginagawa niya. Huwag na, tulungan mo na siya itang madali. Huwag na po, doktor. Kaya ko po na po ito. Mas mabilis po ako yung mag-isa eh. Tatawagin ko na lang po kayo, pagyari na ako. Ayan lang, ako na. Sabihin mo lang, bata. Ayan ah. Kayo. Madali po eh. Salamat. Ano ba gusto niyo inumin? Tubig na malamig sana. Pagdali lang. Yan ho ang nasirang asawa ni Macy. Tumutula ako buhay na tanggapin ang katotohanan. Ayaw mamatay na aking pag-asa. Kaya't nung marinig ko ang tinutugtog ko niya sa piano, ang akala ko'y nagbalik na siya. Dinaramdam ko, Mrs. Bustamante, sa hindi ko sinasadya ay sinariwa ko pala yung sumanan. Wala kang kasalanan, Doktor. Ako ang nagpatangay sa aking binigin. Ako pa nga ang dapat humingin ng paumanhin. Nagambala kita. Bakit mong pinahihirapan na yung sarili? Nalalaman mo ikaw ay nabubuhay sa nakaraan. At yun ay hindi tama. Dapat mabuhay ka sa kasulukuyan. At sa'yo inaharap. Ito. Sa akin. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap ay isa. Kuminsan,
ang nakaraan ay nag-iiwan ng baka sa buhay ng isang tao. Kailangan mo maglibang. Umanap ng kasayahan, malimot mo ng paraan. At bilang unang hakbang sa katuparan niya, ay minumungkahi ko sa iyo, sumama ka sa akin, mamasyal o manulas yun. Hindi maaari, Doktor. Una, ay sadyang ayoko. At pangalawa, ay ano ang sasabihin sa akin ng aking mga kapitbahay? Anong kinalaman na yung mga kapitbahay sa iyong panunulasin? Doktor, ako'y isang balo. At ikaw marahil ay may asawa na. Nagkakamali ka, Mrs. Sustaman. Wala akong asawa. Isa pa, bakit mo alalahanin ang sasabihin na sa iyo ng yung mga kapitbahay samantalang sila ay may buhay na sarili? At ikaw naman ay kanindi. Dadaan kita mamakali. Ewan ko, Doktor. Ewan ko. Hindi ko matiyak kung ako'y sasama sa'yo. Mga alas 7. Dadaan kita. Kapituloan ang lupa. Ang aking nunal? Oo. Oh. Bakit? May masama bang kabulugan ang nunal? Yan daw. Ay tanda na magiging manipot ang buhay. At ayaw kong magkaroon ng kaugnayan sa anumang kalungkutan. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Ang ating pagkikilala ay maaaring maulit sa pili. Yan ang ibig sabihin. May nahihutihan ka na bang kapangahasan na maaaring magbigay sa inang dahilan? Di ba ako sa ngayon ay wala. At maaaring sa pangalawa, pangatlo natin sa pagbibig ay wala rin. Ngunit balang araw, ay siyap na magpapahayag ka sa akin ng pagbibig. At maaaring bumibigil ako. Mapipigilan ba natin ang pagbibig? At isa pa ay kapwa naman tayo manatili. Yun ang abe. Ayoko nang umibig na mabibig. Umibig na ako nito. At ako na sa'yo. Tapat naman. Kaya iniiwasan ko ngayon ang anuman makapagdudulot sa akin ng kalungkutan. Sa tulad mo, ang yung nunal, at ang yung malungkot na pinagkakasya. Ikaw ay naniniwala sa mga pamati. Ako naman ay sa pagkana. Sa ating palagay kung anong talaga sa atin ng Diyos, ay sa pilit ang mangyayari sa ibigyan. Ang bawat isa sa atin ay siyang gumagawa ng sarili niyang pagkana. Salamat. Miss, gusto mo? Dadaanan kita sa atin ng Diyos kong mamasya. Huwag na, Doktor. Masasayang lamang ang iyong pagod. At sigurado.
media na eh. Uwi ako sa bahay ngayon. Maaga ang alis ko bukas. Kalas natin, ihatid mo muna ako. Hindi kita maaaring ihatid ngayon! Itali mo namang magbago. Nag-iipa ka na yata. Ang hirap ng kausapin eh. Iulit-ulit mo! Di ba dati naman kitang inihahatid? Ngunit ngayon may pupuntahan ako. May kung ano pa sinasabi mo! Ya, kung di Juan, huwag ka na lamang magagalit. Ha? Hindi ako nagkakalit! Talaga ba? Hindi! Kung ganun eh, bigyan mo ako ng 200 piso. Di ba kabibigay ko lang sa'yo ka ng kahapon 300? Oo nga. May nakita ka na bang katulad nito? Binili ko ito ng 300 piso sa isang kaibigan kong galing sa Paris. 300? 300 sa isang poting pabango lamang? May naamoy ka na bang pabangong katulad nito? Ang hinihingi ko. Pag hindi eh. Pag hindi eh, ano? Ano? Magtatampo ako. Gising ka pa. Umiyak si Gina. Pinatulog ko pa yan. Eh, nanaginip. Nanaginip daw siya na pinapatay ako ng higante. Kanina ka pa ba? Ngayon na ako nakaamoy ng ganitong pabang. Katangi-tangi rin siya, katulad itong pabango. Maganda ba siya? At kaakit-akit? Rafael, ano nangyayari sa akin? Huwag mo na akong pahirapan pa. Hindi kong malaman ang damdamin mo. Sino siya? Ngayon, napapalil sa kat. At tatanong pa. Ako man ay nabulag din. Hindi ako nagtatanong sa'yo. At wala kang ipinagtapas sa akin. Ano ang ibig sabihin? Tagalog ang sinabi ko. Baliwanag. Dapat mong maintindihan. Nagtitikim ko lang sa iyo ang ginawa mo sa akin. Matang hindi nakakakita, gustong hindi nakararamdam. Ano? Ano ang ibig mo ipahiwatig? Wala akong pinahihiwatig. Sinasabi ko sa iyo. Akala mo nalilang mo ako tungkol sa iyong dalawa ni Carlinga. Hardy? Hindi kita nilinlang. Huwag ka na magkaila. Nalalaman ko ang lahat. Ayong kasal. Ayon yung hanin mo sa Baguio. Makinig ka, Rafael. Inibig ko si Sardin. Iba ang tunay na pangyayari kaysa sa iyong paniniwa. Napakaliwanag ng pagkakasalamin. Totoo ba magkaila? Hindi ba totoo kayo nagkakaibigan?
nagpakasal! Na, ngunit, totoo rin hindi ako nagkasala. Ano pa ang tawag na ginawa mo? Pihirang babae ka. Anong palagay mo sa akin? Kulon! At kasalanan ko, naniwala ako na ikaw ay patay na. Naniwala ka! Pagkat yan ang gusto mo mangyari, ibig mo nang ako'y mamatay. At nang mawala na sa kapal sa'yo, Landa! Hindi, Rafael, hindi. Pinararatakan mo ko. Kailangan mo lang kung kaliwanan. Bago mo ko ang tulad. Hindi, iwan mo ito! Huwag mo sinigit sa akin ang maruming ko. Lumayas kayo! Lumayas kayo! Ayaw ko nang makikita ni Anino yung bahay nito. Kinamumuhian ko siya. Nakapagtataka. Ang dapat sana sa'yo ay magsaya sapagkat nagtagumpay ang pag-iigitante mo. Sa halip ay nabalisa ka. Saka naman nagsisisi ka na. Hindi dapat. Sapagkat ang ginawa mo ay naranapan sa kanya. Para ho ito na mapala, ibigay mo na sa akin ang hinihingi ko sa iyong 400 piso. At ako'y aalis na. Wala akong kwarto ngayon. Wala kang kwarto? Wala! Ikaw bahala. Baka magsisip ka. Makasasama sa'yo kapag malaman ang nagkapangyarihan kung bakit nabulag siya nito. Patawarin mo ako, Lucy. Nabigla lang ako eh. Ito kasi uli-uli sana eh. Huwag mo sana akong pagbabanta. Baka rin nauubos ang galit ko pag ako'y tinakot eh.
Oo naman eh. Ikatlong ulit mo nang binibigo ang kahilingan ko. Ituihihin niya ako sa'yo ng pera at laging wala na lang ang sinasabi mo. Naman tayo kita bigyan. Talagang wala ako ngayon eh. Isandaan ang apat na po ang dala ko ngayon. Ito'y isandaan. Kunin mo. Kilala ko ang kanyang mama at papa. Ako ang dahil yung doktor ng pamilya. Sana talaga sadya ko. Nariyan ba sila? Nasa opisina ko si Major Bustamante. Eh si, si Mrs. Bustamante. Tagal na ho siyang wala. Tagal si mama at papa. Junior! Totoo? Oo. Saan kaya siya nararoon? Ayun po. Mula nang siya umalis ay wala kaming tinatanggap na balita. Kasama nga si Aling Inang, si Gulas. Wala. Alis na ako. Halika. Aba, mama. Nagkakamali kayo. Patawarin niyo ko. Napagkamala ko kayo eh. Kiyapo, kiyapo! Ali-ali, kiyapo, kiyapo! Kiyapo! Kamu kayaan. Di ba tinitignan ang sinusundan mo? O para mo naman alamin hindi ko titignan sa sinusundan ko. Kasalanan ko ba yung napalingon lang ako sa dali? Tingnan mo ang ginawa mo. Eh, ito ko naman kalagpaparayan tayo ng pisa. Ang ginawa mo, sira. Dato naman sira yan eh. Ako pa ba sinisisi mo? Aray, hindi naman ah. Paayos mo yan ha? Oo. Paayos mo. Driver! Ano na ako? Ano ba? Ah, hindi naman ah. Ito na. Pwede ka.
Si Rivera po ito. Narito na ako sa Manhattan. Tungkol po sa utang ni Lucy Monroy, eh nangihingi sila ng palugi kahit konting panahon man lamang daw. Pero sila inihintay na kwarta. Opo. Opo. Sasabihin ko. Opo. Ano po sabi? Pumapayag ang opisina. Ngunit sa loob lamang ng 24 oras. Bukas, sa ganitong oras, ay darating ako rito para kunin ng buong halaga, 1,000 piso. Maaasahan mo niyo. Sana kayong magkukula. Ah, hindi ho. Ay, ano po gusto niyo inumin? Oh, huwag na po kayo mag-alala. Paano na po? Adi po. Sa kamang ba ako? Nabibigla ka lamang, Lucy.
hindi mo nalalaman na yung sinasabi. Tayo ay mabuti magkaibigan lamang. Maliban na ngayon, wala na. Pumalik ka!
ko ngayon, ah. Oh, alam ko nagtampo. Nakita ko yung check yung pinunit mo, eh. Dahil kay Sarding, ano? Alam mo, talagang sinadya akong maging malapit sa kanya. Ikaw din ang inaalala ko, eh. Ayaw ko mag-inala siya ng anuman tungkol kay Anita. Rafael, kailangan kong 1,500. Imbargo yun ang mga kasangkapan ko bukas kung hindi ako makabayad. Rafael, maaari bang palitan mo ang chicken pinunit mo? Regalo niya sa akin yan dahil sa birthday ko, hindi ba? At ang halagay, 2,000 piso, hindi ba? Sige na, gumawa ka ulit. Ganoon din. Rafael, maaari ba? Bakit ayaw kong ito? Tumagot ka! Marami kang binabatag, Lucy. Mga mahalagang bagay. Hindi ako'y tinuturuan mong bumasak. Katulad ng baso nito. Na mahal sa akin. Katulad niya ang ginawa mo kay Anita. Parito ka. Baka takakala mo'y maululuma pa ako. Hindi na, Lucy. Labis na kitang nakikilala. Iniibig mo si Kate. Naninibugo ka at galit ka kay Anita. At yan ang dahilan kung bakit ako'y inutukan mong bulagin siya. Baliw ako sa pagsunod sa iyo. At yan ang labis kong pinagsisisira. Makaalis ka na. Baka hindi ako makapagpigil mapilipit ko yung liig mo. Tulong. Bago ako, ibigay mo muna sa akin ang kailangan. 2,000. Kapag hindi ay magsusumbo ako sa pulis at kay Kirdi, sasabihin kong binulag ni Senita.
mga may. Huwag ka nagkaroon ng dugo sa kamay at amay ka na. Aking kinanong matamit na ito? Apa. Paano mo natin? Sapagkat yan po ang Sir Dr. Ricardo Llamas noong gabing napatay si Major Bustamante. Saan ninyo nakita si Dr. Ricardo Llamas? Sa loob po ng bahay, sa bulwagan, at tabi ng misuri. Saan ang ayos ninyo sila nakita? Pagdagsapo si Major Bustamante, nakaluhod sa tabi niya si Dr. Ricardo Llamas. Nakayuko ng bahagya. Saan yung sinisiya sa pangbangkan ni Major Bustamante? Maaari bang sabihin ninyo kung sino inyong kasama nung makita ninyong patayin ni Dr. Llamas? Kalang-kalang na upante. Tumututol ako sa tanong na yan. Ang salitang patay ay hindi dapat gamitin samantalang hindi pa napapatunayan ang pagkakasala ng nasa sandal. Ginoong Fiskal, baguhin ninyo ang tanong. Hindi na po kailangan. Dr. Yamin. Pasal na ni Dr. Pasal na Roberto Mendoza. Pasal na Mendoza, Noong gabing maghanap ang sino, ay isang sarado. Ako po'y nagpapatrolya sa poob na kinatitirikan ng bahay ng Major Bustamante. O ay paano mo natutup si Dr. Ricardo Llamas? Nakarinig ako ng isang sigaw, hilig bubae, na humihingi ng saklolo buhat sa tahanan ng Major Bustamante. Agad ako nagtungo ron. Ngunit sarado ang pintuan sa harapan ng bahay, kaya't ako'y nagtungo sa gawing tagiliran upang humanap ng ibang mapapasukan. Nakakita ko ng isang lalaki na nag-uukyabit na papanaw buhat sa balkonahin ng isang kwarto. Nang aking isang sinuhin at ang lawan ng flashlight, nakita ko nasa sandal na may dugo ang kanyang Amerikana at mga kamay. Anong ginawa mo? Dinapit ko po siya. Tapos ka na. Vamos. Es todo, señor Luis. Bien. Ang susunod na testigo. Nicolás Nicodemus. Nicolás Nicodemus. Nicodemus. Va! Papa. Nicolás Nicodemus. Ako po yun. Kilala mo ba si Dr. Ricardo Llamas? Apa. Narinito ba siya sa loob ng hukuman? Apa. Maaari may turo mo? Sila po. Paano ko nakilala si Dr. Ricardo Llamas? Kasi yun, natira siya sa aming bahay eh. Sa bahay ng senyorita, samantalang wala ko si senyorita. Nakatira? Apa. Kung kumakain? Apa. Kung natutulog? Apa. Doon din po naliligo. Tinatanong ko lang ang sagutin mo. Apa. Sino ba ang senyorito mo? Si Medyo Bustamante po. Medyo Bustamante? Apa. Ay, bakit nakatira si Dr. Llamas sa loob ng tahanan yun? Bakit? Bakit nakatira si Dr. Llamas sa tahanan yun? Hindi lang, Wes. Sumagot ka. Ay, hindi, hindi, bulong. Parin po hukong. Asawa rin po siya ng senyora pa. Asawa rin? Order! Silencio! Asawa si Major Bustamante at asawa rin si Dr. Llamas. Papa. Bakit ang kaganon? Bakit daw nang kaganon? Paano nagpakasal si Dr. Llamas rin sa senyora ko? Sino ba senyora mo? Ituro mo? Bustamante. Order! Noong pong gabi nung mapatay si Major Bustamante. Saan mo siya nakita? Sa aming kontinente ng barong-barong. Kasama ko niya umuwi si Miss Bustamante, ang senyora ko. Hindi ba siya nagtagal? Hindi po naman. Akala ko nga ako magtatagal eh. Bigla ko siyang umalis. Bakit ka umalis? Ayaw ko. Hindi ba nagalit? Hindi po naman yata. Anong yata? Yakin mo? Siya. Nagalit? Galit. Ano ang narinig mong sinabi nang siya magalit at biglang mali? Kaya
Kailangan ko ba ako sa... Kailangan sagutin mo. Sabihin mo ang katotohanan. Ang sabi po niya eh. Ano? Papatayin kong Rafael na yan. Napakagagong bata ito. Bakit ka? Medyo. Ay, salamat. Ito, Dr. Rafael. Yes. Isisanita, Bustamante. Isisanita, Bustamante. Madali lang ang ibig. Dapat paano pa ba? Sinusumpa mo magsasabi ng katotohanan at bawang katotohanan lamang? Oh. Mrs. Bustamante, ano ninyo si Major Bustamante? Huwag ang kaya sama. Meron ba kayong nakikilalang kaaway niya na maaaring magtangka sa kanyang buhay? Wala. Meron po siya isang kaibigan dalaga na naririto ngayon. Hindi yung pisikan. Mari po, may kinalaman siya sa pagkamatay na aking asawa. Maaari bang ituro ninyo? Maaari bang ituro ninyo? Pinoong Fiskal, si Mrs. Bustamante ay bulag. Sinaramdam ko, Mrs. Bustamante. Ngunit paano nyo na lamang ang taong yan ay narito ngayon sa loob ng hukuman? Dahil sa kanya amoy. Gumagamit po siya ng tipong karaniwang pabanguna, hindi ko naaamoy sa iba. Hindi ba totoo, Mrs. Bustamante, na kayo ay napakasal kay Dr. Llamas bago bumalik si Major Bustamante? Nagalang-galang na hukom. Tumututul ako sa tanong ng Ginoong Fiskal. Yan ay walang kaugnayan sa usaping sinisiyasat sa hukumang ito. Merong Ginoong Way, kapagkat ang pangalawang kasalayan na naging sanghi ng pagkakamatay kay Major Bustamante. Patuloy kayo, Ginoong Fiskal. Napakasal ba kayo kay Dr. Llamas? Ang akala ko po'y namatay na si Major Bustamante. Nakatanggap po ako ng sulat buhat sa ano na siya ay namatay sa labanan sa Korea. Ang akala ko po'y isa na ho akong balo na ako'y pakasal kay Dr. Llamas. Pinawalan sa isa iba ninyo ang inyong kasal kay Dr. Llamas nang magbalik si Major Bustamante? Sumagot kayo, Mrs. Bustamante. Pinawalan sa isa iba ninyo ang inyong kasal kay Dr. Llamas na asawa ninyo nang magbalik si Major Bustamante na asawa rin ninyo. Nang dumating si Major Bustamante, ay umalis si Dr. Llamas at nanirahan sa dabaw. Hindi na mo kami nagsisa magmula nung tumuloy. Hindi ninyo sinasagot ang aking tanong. Pinawalan sa isa iba ninyo. Pinawalan ako ko. Hindi kayo ang tinatanong. Magpatuloy ninyo, Birong Fiskal. Pinawalan sa isa iba ninyo ang inyong kasal kay Dr. Llamas. Hindi pala. Kung gayon ay natili kayo sa gayong kabuhayang dalawang kasawa. Mrs. Bustamante, hindi ba nyo nalalaman ang ating batas ay nagpapahintulot lamang ng isang tao ay magkaroon ng isang tao? Wow. Sumagot kayo. Hindi na kailangan nyo. Isa pa. Ay ayaw ko magkaroon ng alimas niya. At hindi ko ibig na malaman ng Mrs. Bustamante ano niya. Dahil sa kanyang karamdaman. Kung gayon ay sinadya ninyo ang manatili sa ganyong kabuhayan. Ang babaeng dalawang asawa. Yan ay labag sa ating batas at sa alituntunin ng Kristyanismo. At marahil ay inilihim ninyo ang katotohanan kay Major Bustamante upang masunod ninyo ang lihim na pagkikipag-unawaan kay Dr. Llamas. Mrs. Bustamante, hindi ba nila nalaman habang buhay si Major Bustamante ang pag-aasawa ninyo kay Dr. Llamas ay isang bigamya? Sino ang Fiskal? Dr. Llamas, kaya mo. Kaya, kagalagala na hukong. Dr. Llamas, Fiskal, ang inyong mga tanong ay labis at walang kaugnayan sa usaping inyong sinisiyas. Huwag si Mrs. Bustamante niyong isigit. Ako at hindi siya nasasandal. At upang matapos ng inyong mga tanong na nakapupusyaw sa kanyang karangalan, ay pagtatapat ko ng ibig niyong malaman. Ako ang pumatay kay Major Bustamante. Nani! Hindi totoo ang sinabi mo, Carter! Kagalagalan na hukong. Kung wala sa isa inyong sinabi, Dr. Llamas, kagalagalan na hukong. Ngayon sa mga katibayang sumisarap sa hukumang ito, ay napatunayan ng walang alinlangan na kayo, Dr. Ricardo Llamas, ay dapat managot sa kasalanang kusang pagpatay
kay Major Rafael Bustamante. At dahil dito, ay ginagawad sa iyo ng hukumang ito ang hatol na pamatayan. Kirby! Sinyo! Panito! Narito na po, Bilanggo. Asa? Ito. Bahan na kayo. Kwarta. Anong bahala dito? Kirby! Huwag ka siya na umiyak. Nagkihira po natin loob pag nakikita-kita ang kanya. Naalala mo ba yung sinabi ko sa inyo? Tutungo ko sa tama. Ibangin ka. Ibangba. Ngunay, aalis ka lamang at huli kang babalik. Ngunit ngayon, kundi, wala ko na, wala nang kabuluhan sa akin ng buwan. Ano ba? Hindi ba yun ang aking pagmuma? Kahit na umuyari sa akin. Hindi mamamatay ang aking pag-ibig. Mahal mo ko, hindi ba? Hindi ba? Oo, higit sa aking sarili. Ipanagay mong ako yung maglalakbay. At palang araw ikaw ay susunod sa akin. At muli tayo magkikita. Kahit sa anak naroon, ay hihintayin kita. Kaya huwag na sa tumiyak. Ipahin mo sana yung kalahuman, mahal ko. Hindi na ako niyak. Pag tumalaga tayo sa kalahuban ng Diyos, ipangako mo sa akin na sisikapin mo ipagamutan yung mga mata at pilitin mo makatagpo ng katiwasayan at kaligayahan. Kasi... May isang bagay pa ang ipag-iusap sa iyo, mahal ko. Pagdasal mo siya ako sa mga ako. Oh, Kirby. Di rin dadasal sila sa lahat na alam, sa lahat ng sandali. Di pa rin sana yun. At nangalit sa tingnan natin. Alin tingnan? Kaya saan bahala sa kanya? Isilusan po ako sa'yo. Maging sa harap ng Diyos. Hindi akong pumatid sa'yo. Alam ko ka. Alam ko. Walang magagawa mo yun. Hindi. Pinuputol namin ang palatuntunang ito upang paratingin sa inyo ang isang mahalagang balita. Tinanggihan ng Pangulo ang huling kahilingan ni Dr. Ricardo Llamas. Si Dr. Llamas, na nahatulan ng bitay dahil sa pagpatay kay Major Rafael Bustamante, isang bayani ng Korea, ay bibitayin bukas sa 6:00 ng umaga ayon sa hukuman na lumitik. Ngayon ay magpatuloy tayo sa ating palatuntunan. Ang ating huling bilang ay ang Piano Concerto Numero 2 ni Rachmaninoff.
Sige, maganda ngayon po naman. Huwag po kayo. Anong may pagliligo ko sa inyo? Kahit na... Tungkol kay... Karding? Tungkol kay Karding? Oo. Ano yun? Kilala ko siya? Sige. Hindi siya? Nagsadya ako dito upang makatulong. Upang maigitan siya. Hindi dapat mamatay si Cardino. Paano? Paano siya maililigtas? Si... Cardino eh. Si... Robert. Hirap na siya mailigtas. Sinabi niyang siya ang pumatay si Rafael. Hindi. Hindi siya. Hindi siya kadi ang pumatay si Rafael. Kasi yung alinga. Ay, huwag ko. Bakit na lang? Ngunit hindi totoo yun. Sino ang pumatay si Rafael? Iwan ko. Ano yun? Iwan ko sabi. Ngunit, alam ko, si Kadi ay walang katalanan. Ngunit, Thank you.
May lalaki ka yan. Kahit na nung mangyari siya, ay may iiwan sa luha ng pagmamahal. Hindi mo mamatay ang paano sa luha. Ipalagay mong ako'y maglalakbay at malangarap ang susunod. Ngunit ang mga kahit sa luha. Kasama ko si Judy. Diyos ko. Tuwalin mo po ako sa aking gagawin. Ay nakapagtapat ng buong pangyayari.